Nasubukan mo na ba ang nage-trending na mini donuts? Kung hindi pa, tara, gawa tayo. Let's start sa dry ingredients. Let's sieve 1 cup all-purpose flour, 1/2 cup sugar, kahit anong kulay, pwede, 1 tablespoon baking powder, 1/4 teaspoon salt, and then mix. After mixing, set aside, and let's go to our wet ingredients. 1/2 cup milk, 1/4 vegetable oil, 1 teaspoon vanilla extract, 1/4 cup water, and 2 large eggs. So ayan, napagsama-sama na natin ang ating wet ingredients. Haluin lang natin mabuti. And after mixing, pagsamahin na natin ang wet and dry ingredients. Dahan-dahan lang and sabay ang paghalo sa dry ingredients hanggang wala ng buo-buo. At dahil hindi ko makita ang aking squeezer bottle, so ayan, nag-improvise na lang ako ng gamit ang empty bottle water. So ayan, kailangan natin yan para hindi messy ang ating paglalagay. So ayan, inilipat ko lang and gumamit ako ng funnel or embudo para hindi siya matapon. And ayan, o diba? Walang problema kung wala kang squeezer. So, ayan, ilagay na natin. So, ang aking nga palang gamit is 16 hole yung kanyang butas. 16 holes. Ayan. Lagyan lang natin siya ng vegetable oil o kaya butter. Papahira natin siya para hindi dumikit yung ating mini donuts. So, sa first try, dahil hindi pa naman tayo nakakasubok nito at ngayon pa lang. So, konti lang yung paglagay ko kasi aalsa pa yan. Baka mamaya kasi sumobra, umawas. So, may kaunting-kaunti lang, hindi siya punong-puno. And then, after a minute, ayan na agad siya, luto na agad siya, pwede na siya. Pero sabi ko, kulang pa ng konti. So, mga 2 minutes all in all yung pagluto ko. And then, let's check it again. And ayan, okay na. So, okay naman siya, kaya lang dun sa upper part is medyo konting hindi masyadong umalsa. Kumbaga, super liit na nga, tapos mas lumiit pa kasi kulang yung ating butter sa paglagay. So, sa susunod, dadamihan ko pa siya para mas okay. So, ayan, dito na tayo sa next, second batch na to. So, talagang pantay siya dun sa level nung lalagyan. So, ayan. So, dapat mabilis kasi aking nakikita nyo may mga butas-butas na, meaning naluluto na siya. And ayan, let's check it again. And okay, ganito lang dapat. Talagang pantay na pantay siya dun. Para walang awas, sakto yung kanyang pag-alsa. And ayan, ang ganda ng kulay niya. And then gamit ang aking cake tester, yun ang kanyang aking ipinangkuha sa ating mini donuts. So, dito lang tayo sa third batch. So, ganun lang ulit ang paglalagay. Ka-level lang din ng butas. And, ayan. So, dito, bali, sa recipe na to is nakagawa ko ng 3 batch na puno and then may sobra pa na 8 or 6. So, ayan. Nasa sa'yo na kung anong gusto mong i-drizzle, kung anong gusto mong topping. So, ayan. Dahil yung dark chocolate yung available ko and then may cherry ako. So, ayan na. Ating presentation. So, nasa sa'yo na kung anong gusto mong topping. Kaya ano pang hinihintay mo, subukan mo na. Yun lang, sweeties. Thank you for watching. Bye!